Hello everyone, so for today's video, ang gagawin natin ngayon ay mag-video tayo or ituturo ko sa inyo kung paano mag-xerox ng long legal size sa L5190, Epson L5190. Kasi kadalasan, hindi kadalasan, pero ang L5190 kasi, ano lang siya, mostly sa A4 hanggang A4 lang siya. Short, ganun. Pero pagka long, hindi niya kaya dito sa may sa baba mag-xerox, may napuputol. So, turo ko sa inyo kung paano ang technique. Tayo. So, ang una natin gagawin, iayusin muna natin yung setting. So, since long ang i-xerox natin, to punta lang tayo dito sa, tignan natin yung, copy. Tapos, black and white, halimbawa, black and white. Tapos, makita natin dito yung, so, okay naman yung density niya. Ito yung mga paper size niya. So, hanapin natin. Ayan. So, ang legal kasi, din yun. So, pwede natin gamitin yung legal size. I-okay lang natin. Tapos, pipindutin na natin dito yung 10, ilagay na natin yung paper. So, i-adjust lang natin yung dito. Gaano yun, niya. I-adjust lang natin. Since ayos na natin yung size niya, ipindutin lang natin to. Then, copy na siya. Nalaroon na yun. So, ayan na siya. So, hindi na siya. Compare natin. Sabi, generox. Ito. Hindi siya putol. Unlike pag dito natin ilalagay, hindi siya, i-try natin. Try natin i-xerox dito, tapos i-compare natin. Okay. Legal. And then, copy. Tingnan natin. Putol. Hindi lang sa gilid. Ayan yung output niya, oh. So, mas maganda kapag long ang i-xerox nyo, mas maganda dito sa IGF. Gagay. So, yun lang po.